Good morning mga kalalabs. Ayan, may gusto lang akong i-share na pwede niyong kapulutan ng ideya. Ayan. Gusto ko i-share sa inyo mga kalalabs yung aking buhay. Before kasi mga kalalabs, syempre isa pa lang yung anak ko noon. Nangungupahan kami sa isang napakaliit na kwarto. And then, actually kasya lang yung papag. Tapos yung dingding namin, plywood lang. Wala namang problema sa plywood lang. Dahil napakaliit mga kalalabs, doon sa gilid, doon kami naglagay ng mga latuhan, thermos, mga ganyan. And then, ayun, sa kasaway ang palad, yung naging namin, katabing kwarto, pag nag-aaway sila, yung dingding talaga namin, alog-alog. Grabing alog. Kaya naisipan namin na maganap ng ibang mga upahan. Ayan, may binenta siyang maliit na bahay din. Ayan, yung asawa ko, nagsipag. Nasa construction pa yung asawa ko noon. Ano pa siya noon? Helper. Napakaliit pa ng kita sa pagiging helper. And then mga kalalabs, in short, nakaipon naman kami ng maliit lang naman yung halaga na ibili namin ng maliit na bahay. Yan. And then, ang napakaswerte nito mga kalalabs, kasi yung dun sa nabili namin, may napakalaki doon na space na yun sa subdivision yon, malaking space na nakatiwangwang. Ayan. Ang ginawa namin, nakiusap kami na magtanim ng mga gulay. Ayan, nagkaroon kami ng mga gulay, yan in short. Yung asawa ko na punta sa namasukan, ayan, bilang machinist, ayan, gumagawa sila ng mga upuan sa mga dental chair. Ayan. Eh, minimum lang din ang sweldo. Ang ginawa namin mga kalalabs, ayan, pag tulog na yung anak ko, kasi dalawa na yung anak ko yung that time na yun. Pag tulog na yung mga anak ko, ando na ako agad sa garden. Para akong trumpo ang bilis-bilis ko sa pagdadamo, sa pagtatanim. Ito na nga mga kalalabs, in short, dahil sa pagsisipag na yun, habang tulog ang mga anak ko, pag may gulay na pwede nang mapitas, pinipitas ko, naglalako ako mga kalalabs. Nilalako ko yung mga gulay hanggang sa ayan, sa pagtagal ng mga buwan, yung gulay ko, parami rin ng parami. Tinataon ko lang na, mga kalalabs, tulog. Hindi, mga kalalabs, wala pa kasi kaming tubig. Wala pang gripo ba sa bahay. Umiigib pa kami medyo malayo. Ayun, kinausap ko yung mga kapitbahay na ako yung magsusupply ng tubig sa kanila. Pakatapos ko maglako ng gulay, yung pag umigib ako ng tubig, konti container yung mga kalalabs, kinakariton ko. Dinideliver ko dun sa mga kapitbahay. Ayan, sawa naman ng Diyos, ayun, nakasurvive naman. Ngayon, yung sweldo ng asawa ko, hindi alam ng asawa ko na ginagawa ko yun nung nakikiigib ako. Nakikiigib na. Iniigiban ko, kapitbahay ko, ganun. Pero yung mga gulay, alam yun ng asawa ko. Kasi parehas nga kami probinsyano. Parehas kami ng interes sa buhay, mag-gardening. Ayan. Ito na nga mga kalalab, in short, ayun. Yung sweldo ng asawa ko, naiipon ko. Yung kinikita ko sa pag-iigib sa mga kapitbahay at paglalako ng gulay, yun ang pang-araw-araw namin. Ito na mga kalalabs. Ang ginawa namin, tuwing sweldo nung asawa ko, bumibili na kami ng mga hollow blocks, ayan. Mga materyales sa bahay. Yung isang kwarto namin, nagawa ng isa. Ito mga kalalabs. Nung nagawa na yung isa, tinitira namin, yung isa pinaupahan namin. Ito yun yung sinasabi ko mga kalalabs na pwede nyo kapulutan ng ideya.
Nung nagawa ng isang kwarto, ginawa namin paupahan. O, yung nung time na yun mga kalalabs, mura pa ang mga paupahan dito sa Metro Manila. Pinapaupahan namin ng isang 1.5. Yan, pinapaupahan namin ng 1.5. And then, ayun nga mga kalalabs, yung 1.5 na yun, na upa, iniipon ko yun. Kasi, nung wala naman kaming paupahan, nabubuhay naman kami. O, diba? Yung isang, yung 1.5 na yun, na monthly, iniipon-ipon ko yun. Ngayon, pag pwede na naman na malaki-laki na ng konti, pambili na materialis, ayun, magpapabagsak na naman ako ng materialis, mga kalalabs. Ganun ang naging routine ng aming buhay. Hanggang yung isa, nadagdagan naman ang isa, naging dalawang kwarto na. Ito mga kalalabs, naging dalawa. Ganun, hindi nagbabago yung lifestyle namin. Gusto ko lang i-share sa inyo, na kahit yung income nyo dumadagdag, dapat yung lifestyle nyo, hindi nyo babaguhin muna. Doon muna kayo sa level, kung ano ang meron kayo dati. Yun ang mga kalalabs. Ngayon, yung dalawa, naging tatlo, naging apat, naging lima, ganun mga kalalabs. Basta yung routine ng buhay, ganun pa rin yung lifestyle. Kung dati, 1/4 lang na baboy ang inuulam namin, pinagkakasya sa dalawang kakainan, ganun pa rin mga kalalabs, hindi nagbago. Hanggang yung paupahan mga kalalabs, naging maswerte naman kasi hindi siya nawawala ng tao. Lagi siyang may tao. Ayan. Siguro dahil na rin sa pakikisama, ayan, sabi nila ano daw, ayan sabi nila, ano daw, wala na daw silang makikita na ano, paupahan na katulad sa akin na mabait daw, mabait. Char, sila naman may sabi nun eh. Ngayon nga mga kalalabs, ayan, dumami ng dumami. Naging ano na siya mga kalalabs. Di naman pala siya dumami na dumami. Kumakakwento naman ako. Ano na siya mga kalalab? Lima. Ayan. Nung naglima na siya mga kalalab, nung time na yun mga, yung ginagardin na namin, kailangan na rin i-develop. Di nawala na kami ng garden. Pero nung time na yun, ano, graduate na yung anak ko na dalawa sa college. Ayan mga kalalabs. Ayan. Din nung nakagraduate na yung mga anak ko, mabilis naman silang nakahanap ng trabaho. Actually, ano sila talaga, mga consistent honor student nung nag-aaral pa. And then mga kalalab, ayun, nung nakagraduate yung anak ko, yung dalawa kong anak, lahat ng sweldo nila, binibigay sa akin. O, dahil binibigay nila sa akin, ako naman, masinop ako. Kami ng asawa ko, tuloy lang sa ano, mga paghahanap buhay. Kahit maliit ang sweldo. Ganun. Magkano lang naman sweldo na? Napakaliit na nung asawa ko. And then, dahil tuloy nga lang ang buhay, mga kalalabs. Ayan, nung nakagraduate, binibigay nila sa akin yung pera. Inipon ko rin, inipon ko yung sweldo nila sa loob ng 2 years. Ayan. Pagkatapos nun, yung mga bahay na yun na, yung mga bahay na yun na, 5 kwarto, itinaas na namin. Di nagkaroon ulit dun sa taas ng dapat 5. Eh, yung bahay namin, medyo nilakihan na rin yung tiraan namin. Kasi lumalaki na rin yung aming family. Lumaki na yung mga anak ko. Ayan. Kaya yung paupa, naging 8. Bukod dun yung sa tinitira namin. Ayan, ganun mga kalalabs. Di, naging 8. Hindi pa rin kami humihinto. Lahat ng, kami, yun nga mga kalalabs, marami kaming kwarto, pero wala akong pera. Bakit? Lahat ng kinikita, mga kalalabs, ng mga kwartong yon ay hindi namin ginagastos. Lahat ng mga kinikita na yon ay iniipon at ginagawa ulit ng panibagong bahay. Sa ibang lugar naman yon, sa ibang lugar na naman kami nag-invest. Bumili na naman kami doon, tapos isa ulit na kwarto, isang bahay na doon sa nilipatan namin, ay sa bago namin tinayuan ng bahay. Ayan, isang kwarto, hanggang dumagdag ulit, hanggang naging 6 na doon. Naging 6 ulit doon. Yun mga kalalabs. Yun ang gusto kong i-share sa inyo mga kalalabs, na hindi nagbago ang aming lifestyle. Kung makikita niyo mga kalalabs, yung mga pananamit, ganun pa rin. Kung punit, okay lang naman. Walang problema. Basta, napaka-importante mga kalalabs, yung marunong talaga tayo humawak ng pera. Kasi,
Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng panahon tayo ay malakas. Darating yung panahon na tayo ay manghihina din. Isa pa, once na tayo ay manghina na, at least may pambili man lang tayo ng pang-support sa ating mga sarili. Then, ayan, naghulog din kami ng mga is-is-is, ganyan, para sa aming pagtanda. Ayan, matanda na nga. Actually, 50 years old na ako ngayon. Ayan, ganun pa rin ang, ganun pa rin ang masasabi ko. Maraming bahay, walang pera. Kasi yung pera, hindi namin ginagastos para sa aming mga sarili. Yung mga perang yun na ini-income ng paupahan, ginagawa ulit ng paupahan. Kaya hindi namin yun na nakukonsume as pang sarili. Yan na nga mga kalalams, yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng maging inspirasyon. Ewan ko kung ayan kung nagustuhan yung mga kalalams. Ayan, sa mga nakakapanood, baka pwede pa-subscribe naman. Tapos, ma-bell on nyo para, ma-notify kayo pag may bago akong video. Ayan, gusto ko rin i-share sa inyo na, yearly, ang taon-taon, yung mga borders. Ayan, may tigisang sako silang bigas. Ayan, kasi diba pag December, nagkakaubusan na ng pera. Nagkakaubusan na. At least may pang-consumo silang bigas. Ayan, kaya yearly, every December, yan, may tigisa na silang sakong bigas. mga kalalabs, gusto ko lang i-share na kahit nagtitipid, dapat hindi pa rin nawawala yung pag-share din naman sa kapwa. Kasi kami naman mga kalalabs, kahit sabi ko nga sa inyo, hindi nagbabago yung lifestyle namin. Mga kalalabs, pag may sobra-sobrang pera, ayan, actually, ang dami kong mga pinautang na mga naging thank you na rin lang naman din. Hindi ko na masyadong inaano kasi hirap na din naman sila. Sabi nga nila, pag mabuti ka sa kapwa, pagpapalain ka rin ng Panginoon. Ayan. Kung sobra, may kunting sobra, ayan, pwede rin naman natin i-share natin sa kapwa natin na naghihirap. Kasi nauunawaan naman natin yung mga paghihirap na yun. Di ba mga kalalabs? Ayan, gusto ko lang din naman na ayan, nabatiin ko pala yung asawa ko kasi birthday niya. Ayan, birthday niya. Ayan, salamat mga kalalabs sa pagtiyaga niyo sa pagpakinig sa aking sa aking ishinare sa inyo.